everyone and hello mga saswang. So meron tayong client ngayon dito and ito yung kanyang buhok. So 2 years ago na raw na bleach yung kanyang buhok and as you can see, masyadong disastrous na yung kanyang buhok. Ayan. So naglalagas na siya and sobrang lambot at sobrang rubberies na nung kanyang buhok. So ngayon ang gagawin natin dito ay i-rescue natin ng Brazilian. At ang gagamitin natin Brazilian dito, ito ay ang Hair Refresh Asia Repair. And meron daw itong 100% na straightening effect. Abangan nyo mamaya yung kanyang hair transformation kung mabubuhay niya talaga itong ganitong klaseng buhok. Mga saswang, thank you so much for keep on watching up this my video. I think yung iba sa inyo ay kilalang-kilala na itong Hair Asia Repair na to, lalong-lalo na kapag ka mga damage daw yung buhok ay ito talaga yung mga ginagamit dahil meron daw itong straightening effect na makukuha dito sa ganitong klaseng Brazilian. At sa mga magtatanong nga po pala kung saan ito pwedeng mabili or ma-order, ay mabibili lang po ito sa Hair Refresh Asia Pink. Ayan everyone and mga saswang, tapos na tayo mag-apply ng Brazilian which is ay ang Hair Refresh Asia Repair. And ngayon, since kita nyo naman na disastrous or super damage talaga ng buhok ng ating client ngayon, at ang gagawin natin ngayon dito ay ibababad natin ng 1 hour. And para talagang kulob at sip-sip na sip-sip nung buhok yung gamot, ay ibabaluti natin ito ng shower cup. After ng pagbabad natin ng isang oras dito sa buhok ng aking client ngayon, ay ibablower natin ito or blow dry natin ito ng 100% na tuyo. And habang binablower ko ito, ay nakitaan ko na siya agad ng pinaka parang style straightening effect sa ganitong klaseng gamot, mga saswang. Ayan everyone and mga saswang, tapos na natin siya ma-blow dry and ito na yung buhok ni client after. And meron ako nakitang parang something na parang straightening effect sa kanyang buhok. Kasi hindi ganito yung texture ng kanyang buhok kanina. And medyo nabuhay na rin siya. Kanina medyo halatang halata talaga yung pagka-damage. Pero wala pa po itong plancha mga saswang ha. Hindi pa po ito napa-plancha. Napatuyo ko lang po ito ng 100% dry. And ngayon mag-start na tayo sa plancha. Ayan everyone and mga saswang. So since damage yung buhok ng ating client ngayon, gagamitan natin siya na naaayon sa init, kaya lang nung kanyang buhok. So since damaged siya, dito tayo sa 170 degrees Celsius lang yung init na plancha na gagamitin natin. Pero kung di pa rin niya kaya at medyo nagkakaroon pa rin siya ng something, magbabawas tayo ng init, mga 163 degrees Celsius lang yung gagamitin natin. Ito yung isa sa lagi kong mga sinasabi dito sa mga videos ko or ito yung mga tagline ko kapag ka ako ay nagpa-plancha ng mga aking inireriban or aking mga binabrasilan sa aking mga customer. Kapag ka sobrang damage na nung buhok, lalo na kapag ka naka-bleach ang buhok ng iyong client, ay hindi natin ito kailangan na planchahin ng sobrang init na plancha. So kailangan alam natin kung paano yung tamang paggamit or ano lang yung compatible na init sa buhok ng ating client mga saswang. Alright mga saswang, ito na yung buhok ng ating client after natin ng processing dito sa kanyang buhok. So nakikita nyo naman na medyo may pinagbago na yung kanyang buhok. Pero syempre dahil Brazilian lang ito, ay hindi naman natin masasabi na 100% straight siya. Pero at the same time, at least nakita naman natin na may pinagbago yung kanyang buhok. And nakita nyo naman na may na-repair sa kanyang buhok. Oh ayan na, meron na yung after wash reveal. Kasi for sure may mga ilan na naman sa inyo na magko-comment at magtatanong na kumusta raw ba after wash? So, syempre, si Saswang ni Ruel ay laging merong pruweba. So, ayan, nakita nyo naman sa date at may nakalagay na ginawan ko si client ng Monday. And Wednesday, binanlawan niya na or winash niya na itong kanyang buhok. And tignan nyo naman yung kanyang sinabi at tignan nyo na rin sa video yung kanyang buhok. Don't expect too much dahil Brazilian lang ang ginawa ko dito kay client at hindi siya pwedeng i-reband. So, have a nice day and have a great rare day. Bye-bye!